tanggalin mo. Wow. Barado lahat. Tinakpan. Barado lahat ng water jacket, ng silicone. Mag-overheat talaga yan. So, pwede. Let's see, tingnan natin kung saan mamaya. Butang na. Oh. Grabe naman kayo, mag-sentro na. Hindi nyo man isara yung bago. Call me, balong. Eh, di wow long. Yung ano? Sige, wait lang. Baba naman, makina. Hey! So, yun mga kamods, nakita niyo kung anong naging issue sa mismong block at sa head niya. Pumunta po tong cost namin dito sa shop dahil sa issue niya na overheating problem or bumubulwak yung coolant at sa mismong radiator. Pupunta at napupuno niya yung mismong reservoir. Upon checking, napagkalaman namin, yun ang naging issue niya. Kaya nagkakaroon siya ng overheating problem at bubulwak yung coolant is natadtad po siya ng silicone gasket. Ang ma-advise ko sa mga viewers natin o mga tagapanood sa ModgeWorks is kapag nakita nyo naman pong bago pa yung bore at bago pa ikakabit, meron po tong itim. O, diba? Minsan po to rubberized o rubber-like. No need po na to lagyan ng gasket o yung silicone gasket. Kung maglalagay man kayo, hindi sumingaw, is huwag naman pong ganong kakapal. Kasi once na masobrang kapal yung silicone na ilalagay natin, is may tendency, ganito ang mangyayari sa inyong mga makina, magbabara yung water jacket. Ito po yung water jacket. Water jacket yung dinadaluyan po mismo ng coolant sa loob ng block at sa may head. Ito po yung head. Ayan. Lalo na dito, saglit. Check natin. Ito, muntik pang hindi makadaloy yung mismong oil niya sa oil pathway niya dahil sobrang kapal ng mismong silicone gasket na pwedeng mag-cause ng overheating problem o magkakasira ng rocker arm, pagkapudpod ng mismong valve stem niya at sa mismong cam. Dahil sa sobrang kapal ng gasket na nailagay. Sa ibabang bahagi naman po is paper gasket. No need na po lagyan. Kapag paper gasket, hindi na po natin kailangan lagyan ng silicone gasket o yung pangdikit. Dahil ang paper gasket is mismong iipit na po yan sa mismong block at sa may crankcase. Papansinin nyo, silicone gasket po yan. Ayan, tad-tad po siya ng silicone gasket. Kung maglalagay man kayo ng silicone gasket, make sure na manipis lang ang pag-apply. Ang ma-advise kong silicone gasket na gamit namin is Hardex. May gaya po nito. Hardex Beta Gray. Ayan. Hardex, baka naman! See! Baka lang naman! Hindi, ganito po yung Hardex na gamit namin sa pagbubuo ng makina sa mga crankcase. And gasket maker, Hardex Beta Gray. Dahil yung Beta Gray Hardex is same as stock na kulay gray po siya at hindi po agad natatanggal o naalis. Hindi katulad ng mga Pioneer yung red silicone at black silicone. Noon, nakagamit na rin po kami ng ganon. Yun ang naging issue na gusto ko hagi sa inyo na huwag nyo masyadong kapalan. Siyempre, nung nagsisimula pa lang akong magmekaniko, ganun din ang apply sa mismong silicone, kinakapalan ko. Thinking na kapag kakapalan natin is mas maganda yung sealing ng mismong block at head. Pero, ayun, ang ma-advise ko talaga is para hindi na magaya pa ng iba, is huwag nyong tatadtaran ng ganitong kakapal. Pansinin nyo, tara natin tanggalin. Hirap din patanggalin. Ayan, titignan natin ito, silicone yan, silicone, 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 ayan, tad-tad ng silicone. Paano nga naman po talagang dadalo yung coolant at yung mismong oil?
kung tad-tad naman po to ng silikon, hindi po ba? Ngayon, thinking, kung natad-tad to ng silikon at napaandar, siguro, dito sa mismong radiator niya, is meron na rin pong silikon sa loob. Ang pwede ko pong gawin dito is bugahan to ng pressurized na water sa mismong hose niya para lumabas sa kabilang bahagi. Tapos, ang ma-advise ko is the best remedy dito, gagamit po tayo ng copper gasket o yung bronze. Dahil yung copper po is na pipit-pit at mas magandang sealing capability ng copper dito sa head kumpara dito sa metal gasket. Okay, ang karga pala ng ating customer is 59. Ayan, 59 setup. Tapos, check pa natin kung ano yung cam niya. Around 5.8 po ata yung lift nito. Babaklasin po natin mamaya yan. And hoping, sana may natutunan po kayo dito sa video na to, na huwag masyadong gumamit ng silicone gasket na pwedeng makasira sa mismong makina natin. Kung titignan natin doon sa pinakaloob, ayan, nasa pinakaloob-loob pa yung mga silicone niya. Hugasan na lang po natin yan at ayusin. Check naman natin yung paligid nito. May mga ibang block kasi ang issue is pagkasingaw. Papaikutin natin to. Meron ditong ito part sa baba. And dyan sa part na baba, makikita natin mukhang parang may nagsisimulang singaw. Pero hindi ganun kalakihan. Nagsisimula naman kasi ang singaw na to kung wala nang pupuntahan yung mismong pressure ng coolant natin o yung chamber. Lalo kapag high comp masyado. Kaya kailangan natin i-measure na maayos. Ang bakal po kasi is, o kapag nag-overheat ang mismong bakal, pwede rin ang cost nito, kaya nagkasingaw is dahil sa overheating problem. Kapag nag-overheat kasi ang makina natin is nag-warp ang bakal. Kung sabihin natin ito yung ceiling, na sealed na ito yung block o yung head. Kapag umiinit po yan, nagkakaroon po ng singaw. Nag-warp po yan. Kaya ang remedy dyan is pinapashave natin to sa machine shop. Pero itong bore na to, sabi ni customer is na-shave na po siya. Dahil yun nga po ang issue is nagkaroon siya ng singaw. Yung black po, pwede po siyang i-shave. Sa may head naman po, iwasan po sana nating i-shave kung wala naman pong sira. Kung may sira, dun lang po natin siyang i-shave. Ang tendency niyan, kung malaki masyado ang bawas niyan, mag-uumpuga ng mismong piston sa mismong chamber. Kamod, sana may natutunan kayo kahit papano. Kaya wag po natin sanang huwag tayong gumamit ng sobra o sobra-sobrang silicone gasket para hindi magbara ang black at water jacket niya. Ayos! Fresh engine. Sniper 150. Sniper Day. Ay, dun lang. Balong. Oh, balong. Bagong tattoo. Bagong tattoo. Yan. Tapos yung isa, hinihintay natin andun sa kabila. Tignan natin yung ginagawa natin. Ano problema yun, Nel? Overheat. Bulwak overheat. Ito pa yun. Hinihintay lang natin yung piyesa niya. Tapos yung mga accessories. Ibang motor.